Natukoy na ang apat na suspect sa pagpatay sa mang-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Ang mga biktima, sinakal, sinaksak at pinalo pa raw sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Karumal-dumal ang pagpaslang sa mag-inang balikbayan na sina Lori Litada at May Montegi. March 14 nang matagpuan ang kanilang bangkay sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima sa Tayabas, Quezon. Nakita yan ng mga pulis nang mapansin nila ang isang hukay at may nakausling binti. Nakita yung binti, tinawagan mo, hindi muna kagad nila hinuka, tinawagan nila yung soko, kinordon yung area. Nung dumating yung soko sa kanila, itinuloy yung paghukay. Batay sa autopsy report, saksak, palo sa ulo at sakal ang ikinamatay ng mag-ina. Bago sila natagpuan, halos isang buwang nawawala sina Litada at Montegi. February 20, nang huli silang makita, nakituloy ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie Pahulas. Si Ligaya ay kapatid ni Litada, pero biglaan daw umalis kinabukasan ang mag-ina batay sa kwento ni Ligaya. Hindi raw nagpaalam ang dalawa sa iba nilang kaanak. Ang nakapagtataka, February 22, nang makita ang maleta ni Litada at Montegi sa ilog sa kabilang barangay. Kaya lalong nagduda ang iba nilang kaanak. Dito na sila dumulog sa wanted saradyo ni Senator Raffy Tulfo. Noong February 21 po ng umaga, ang sabi po sa akin nung tita ko rin, which is si Ligaya po, na nag-away daw po yung si Mai, which is yung pinsan ko po, isa sa nawawala, at yung tita ko po na si Lori Litada. Nag-away daw po nung gabi, tapos Japanese, di daw po nila maintindihan, at nagpatid sa kanila ng 1:30 ng madaling araw. Pero hindi po nila mapatunayan na naihatid po nila yung mag-ina sa sakayan ng bus. Ang isa pang nakapagtataka ay ang pakikipag-chat pa rin daw ni Litada kahit nawawala siya. May natanggap din po akong chat ng tita ko. Yung tita ko pong nawawala, nakapag-chat pa. May mga patunay na po kami na hindi na si tita yung may hawak ng telepono po o yung cellphone. Nagpapanggap na lang. Opo, opo. Ganon. Sa paglipas ng mga araw, sunod na nawalang parang bula ang mag-asawang Ligaya at Charlie. Si Ligaya umuwi na pala sa kanyang probinsya sa Albay at doon siya nagtangkang magpatiwakal kaya siya natunton ng mga pulis doon. Iturn over na rin siya sa Tayabas Police. Kabilang si Ligaya sa apat na suspect. Tatlo sa kanila ay hinahanap pa kasama ang kanyang mister. Case folder po natin ay halos kumpleto na. Gawa, kaya lang, mas maganda kung maisama namin kung ano man ang makuha pa namin ng mga object, document doon sa sinasabi natin na ito na bahay o baka mayroon pang ibang sabihin natin kagaya ng mga hair strand o patak pa ng dugo. Sinisiyasat din ang posibilidad na pinlano ang pagpatay sa mag-ina. Ayon daw kasi sa mga testigo, posibleng pinag-iintirisan ang malaking halaga ng perang dala ng mga biktimang galing Japan. Well, isang tinitingnan po natin is a personal grudge and possibly money matters. It was reported na may dalaw daw pong pera po itong biktima natin when they arrived from Japan. Dagdag pa ng PNP, sapat na ang nakalat nilang ebidensya para maghain ng reklamong double murder laban sa apat na suspect. Pero hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga para mabigyang linaw ang buong pangyayari. Mula sa Camp Nakar sa Lucena City, Quezon, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.